Umaasa si Coach Tim Cohn na madodomina ni Junmar Fajardo ang laban ng Gilas ng New Zealand at Hong Kong. Pinasabog din niya na nag-develop na ng magandang chemistry si Kai Soto at Junmar Fajardo na ayon sa kanya ay hindi pangkaraniwan sa dalawang big men. Inihayag din ni Coach Tim Cohn na nakikita niyang kumpiyansa sa players ng Gilas dahilan para maniwala siyang kakayanin nila ang New Zealand. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Habang tila hindi pa sigurado si AJ Edo sa pagsamak sa Gilas versus New Zealand at Hong Kong na gaganapin sa MOA Arena ngayong November 21 at 24, inaasahan naman ni Coach Tim Cohn na magiging dominante si Junmar Fajardo sa nakatakdang bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Dennison Ray Dalupang ng Inquirer. Dominanting player si Junmar sa OQT at inaasahan namin magdodomina siyang muli sa window na to. Siya ang aming mainstay at isa sa aming big go-to guys. Alam niya, sa totoo lang, si Junmar sobra-sobra yung power niya ngayon. Patunay po dyan yung pananalasa niya sa PBA kahit hindi sila nakakit sa finals nitong nagdaang conference. Nakuha niya pa rin yung best player of the conference award, di ba? Ganito siya kaduminante sa PBA at syempre ganun din sa nakaraang OQT or Olympic Qualifying Tournament. Ang laki ng papel niya doon sa kampanya ng Gilas ha? Kaya siguro ganito katindi yung paniniwala ni Coach Tim sa kanyang kakayahan. Actually, kaya naman talaga ni Junmar eh. Kaya niya maging dominante talaga versus New Zealand and of course sa Hong Kong sa paparating na qualifiers. Siya kasi yung tipo ng player na parang ang hirap banggain sa ilalim. Hindi dahil mataas siya, kundi dahil yung estilo niya. May tendency talaga na ma-intimidate ang kalaban sa kanya once na sinabayan siya sa ilalim. Kasama siyempre doon yung salitang magulang si Junmar. Magulang sa kalaban, di ba? Ibig sabihin, may technique siya na na-master niya talaga. Yun siguro yung isa sa mga rason bakit hanggang ngayon, kaya PBA man yan or FIBA sanctioned event, nakikita yung kanyang performance. Hindi siya basta-basta naiilang sa mga kalaban. Sa patuloy na pahayag ni Coach Tim sa media, pinasabog din ito na nag-develop na ng magandang chemistry ang kanyang dalawang big men na si Junmar at Kai Soto na ayon sa kanya ay hindi pangkaraniwan. Kasabay niyan, pakiramdam din ni Coach Tim na mabubutata nilang New Zealand sa kanilang bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Dennison Ray Dalupang ng Inquirer. Ang maganda kasi ngayon, si Kai at si Junmar nagkakaroon na ng chemistry kung saan kaya nilang magsabay. Hindi pangkaraniwan na magkaroon ka ng dalawang sentro at maglaro sila ng sabay. Yung New Zealand, tinalo nila tayo ng matindi sa nakaraang bakbakan, hindi ba? Pero feeling ko talaga, kaya natin silang talunin sa pagkakataon na to. Okay, so si Kai Soto at si Junmar Fajardo, magkasama sila ngayon. Actually, magkasama rin sila ng July sa Olympic Qualifying Tournament. Nakita naman natin yung resulta, di ba? Binanata nila ng husto yung Latvia. Kaya siguro, ganito katindi yung paniniwala ni Coach Tim na makapag-deliver sila kasama si Junmar at si Kai Soto. Si Junmar, sabi nga nila, habang nagkakaedad, mas gumagaling. Well, si Kai Soto, bata pa siya, pero nagkakaroon na rin siya ng improvement eh. Kaya yung magiging combination ulit nila dito sa qualifiers, sobrang kaabang-abang din yan. Of course, hindi basta-basta papayagan New Zealand dito. Gagawa rin sila ng paraan para masipa nila ulit ang Gilas na dati na nilang ginagawa. Pero matindi kasi yung paniwala ni Coach Tim na kakayanin ngayon ng Gilas na malampasan ang Tall Blacks. Parang sinasabi niya na kung natatalo nila tayo ng matindi sa mga nakaraang bakbakan, ngayon tingnan natin. Well, para sa akin, may kayo naman siya talaga na magsalita ng gano'n. Higit sa lahat kasi, siya yung nakakikilala sa players na daladala niya sa laban. Alam niya yung kapasidad ng kanyang players. Alam niya yung kayang gawin ng bawat isa, di ba? At base sa kanyang pahayag, walang duda na hindi isang motivation lang yon or mindset lang yon. Posible kasi na nakikita niya na may magagawa ngayon ng Gilas. Unang-una, bago ang coach ng Tall Blacks. At dahil bago, bago rin ang sistema nila. Meaning, sasamantalahin yan ng Gilas Pilipinas at ni Coach Tim Cohn. Kung pagbabasehan ng kanyang pahayag, makikita kung gaano katindi ang kumpiyansa ni Coach Tim Cohn sa paparating na laban ng Gilas Pilipinas. Kaya naman ang tanong ng bayan, bakit ganito katindi ang kanyang paniniwala? Ano ang nakikita niya sa kanyang players na haharap sa New Zealand? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Dennison Ray Dalupang ng Inquirer. Sa tingin ko, may sense ng kumpiyansa sa mga player. Sa palagay ko, kung papasok tayo na kasama ang idea na maniwala ka lang at kaya natin gawin to, sa palagay ko, gagawin natin to. Sense of confidence, kumpiyansa. Big word yung kumpiyansa, di ba? Ibig sabihin, hindi siya basta-basta nagsasalita. Nakikita niya na iba yung mentality, iba yung tingin ng players niya ngayon sa paparating na bakbakan. Parang may apoy sa mga mata nila na mahirap ipaliwanag, pero iisa yung kahulugan nun. Gusto nilang talunin yung Tall Blacks na matagal na nating gustong gawin. Base po sa record, ha, mula noong 2016, hindi pa tayo nanalo sa Tall Blacks. 4-0 tayo dyan, 4 ang talo at walang panalo. Sa huling tatlong laban, kung saan hawak ni Coach Chot Reyes ang Gilas, tinalo tayo ng New Zealand by 29 points, malimit
ganun. Average po yan na lamang ng tall blocks sa tatlong pagkatalo natin sa kanila. Kaya ang laki-laki na nakataya talaga dito sa laban. Hindi lang pride, kundi kailangan nating bumawi talaga sa kanila. Kung tutuusin, mahirap talagang gawin kasi paparada ng New Zealand ang dating kalaban ni Kai Soto sa NBL na si Sam Wardenberg ng Cairns Taipans. 6'10 po yan, kaya asahan natin ang magiging banggaan nila ni Jumar and of course ni Kai Soto dito sa loob. Sa ngayon, may average si Wardenberg na 16 points, 7.1 rebounds, isang block. Ngayong season po yan, ha, kasama niya si 6'8 power forward Sam Menenga na may average na 12.6 points at 5.6 rebound para sa New Zealand Breakers po yan. Dalawa pa lang sila na matitigas ng New Zealand. Sa kanilang dalawa, masusubok talaga Gilas, lalo na si Junmar at si Kai Soto. Pero kumpiyansa naman si Coach Tim na kaya nilang patawbin ng tall blocks. Kung paano nila gagawin yan, siguro makikita natin yan sa aktual na laban. So guys, maraming salamat.